Durung bisa ka ba? Ha? Hindi, joke lang. Joke. Ah, nagigaw ka, Captain. Galit na nga. Kung ikaw ay isang magiging magulang, sa paanong paraan mo papalakiin ang iyong anak bilang isang LGBT or isang normal na father figure? Ano po? Kung ikaw ay magiging isang magulang, sa paanong paraan mo papalakiin ang iyong magulang bilang isang LGBT or isang normal na father figure? So, kung ako po magiging isang magulang at nagkaanak po ako, tama po ba? May anak po ako na isang anak. Tapos, paano ko po siya papangaralan para maging isang magpapalaki bilang isang mabuti? Bilang isang LGBT ba or isang tunay na ama? Ano nga? Anong paraan? Ako, bakla. Okay, bakla ako. O, bakla ako. Meron akong anak. Paano ko siya mapapangaralan? Papalaki. Mapapalaki? Bilang isang LGBTQ community. Ayon. Okay. So, okay. Bago po umpisahin ang lahat, isa lamang pong katanungan ang aking bother in my mind. Wow, English. Kasi, di ba kanina sinabi ko nga kanina, saan po kinuha ang 25% sa beauty kung sa top 10 pa lamang po or top 11 pinili na po kung sino ang karapat-dapat para mapasok dito. So, saan po ba kukunin ang 25%? Tanong ko lamang po, Judge, wala pong manggalit o wala pong sasamaan loob. Tama! 25%, kung sasagutin ko po yan ang tama sa inyong pananaw, ano po ba makukuha ko? 50%. So, ano po ba ang tanong ko sa inyo? Ano po ba makukuha ko yung score sa inyo? 25% na kagandahan. Tanong po, sagot niyo po. Tama! Kailangan ko pala sagot nyo, 25% ano po sa akin? Sa isa. Kasi kung nasagot ko po yan ang tama, kahit masagot ko po yan ang tama, talo po ako. Ano pong magagawa ko? Yeah, exactly. I think I'll speak with for all of us. Apo. If you're insinuating... Kasi po, ang title po natin is Queen of the Queens. So, ang labanan po rito, labanan ng reyna, hindi po beauty queens. Okay. What is your definition of beauty? Okay, what is beauty? Tanda po natin, ang beauty po, wala po yan sa kagandahan physical. Ang kagandahan po, nasa loob po ng kalooban. Kung wala po kagandahan sa physical, bakit kailangan po na discrimination po ang pagkatao namin? So, tanda po natin, lahat ng tao dito mapanghusga. So, wala pong karapatan ng tao, kahit ano po itsura ng tao, kung ano po ang nasa puso niya, kung ano po ang talino at utak ang nasa talento ang nasa kanya, mananating queens po siya. So, wala pong karapatan na magkaroon po ng 25 beauty queens ang contest na to kasi queen of queens po to. Okay. When you say beauty kasi, yes, it's how you present yourself. Yes, I am beauty. It doesn't mean na yung physical. I am personality beauty because I am me. That's it. So, yes, you have presented yourself. This is my question to all of the organizer at gumawa ng contest na to. Saan niyo po kukunin ang 25 beauty kung wala po kong beauty? I answered it already, di ba? Yes. It's not how you look physically, it's how you present yourself. Yes, kasi po nakakainis po ibang kandidata na pinipilit nila na maganda sila, pero sa ugali nila hindi sila maganda. Oh! Teka lang po, ano po ang karapatan namin bilang isang kabataan o isang bakla na lahat ng kabataan na naroon dito na pangit sila, pero paano sila magkakaroon ng kumpiyansa sa sarili sumali sa mga beauty queen na katulad nito? I personally believe that there's no such thing na pangit. Yes, diba? Mali po ang organizer. Bakit ganon? Diba? Bakit merong discrimination sa pagkatao ng bilang isang bakla? Pag sinabing queen of queens, labanan ng reyna, wala po yan sa itsura. Exactly. Diba po? That's your point, diba? Kasi po, asakit po sa feeling namin bilang isang pangit na ako mismo galing po ako sa Miss Gay Pangkalawakan, pero pinilit ko lumaban ng Miss Gay Pagandahan para mapakita sa buong tao na ako mismo mabuti ang tao at maganda ang pag-uugali ko. Going back,
Ngayon sinabi ko, it's not about your physical appearance. Yes, it's not about your physical appearance. Pero gusto ko sabihin sa buong mundo na wala po yan sa itsura. Tandaan po natin, lahat tayo pantay-pantay. Wala yan sa itsura, wala yan sa ganda. Pagkusta sa talino at nasa puso na bawat tao, kung paano ka magbibigay na respeksyon sa bawat tao. Okay, and we as judges also know that. Yes, I know. Going back, gusto ko lang kasi mabago ang inspirasyon. Talo na sa mga patang pangit na tulad ko. Droga! Droga! Hindi sa lahat ng pagkakataon dinadaan natin sa ganda. Tandaan po natin yan. Lahat tayo may kanya-kanyang talento. So kung sino ka, kung ano ka, ipakita mo sa buong mundo. So wala po ang ganda na yan kapag wala po ang puso mo. Okay. Now, let's, can we just go back to yes, answering the question? Okay, sasagutin ko mo yung tanong nyo. Ulitin nyo po. So paano natin ba? Papakita ko sa buong mundo na kahit pangit ako, kahit ganito po ako, kaya ko mapagsabayan sa lahat ng magaganda mga baklalan dito. Yeah! Elsa! Woo! Elsa! 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 Yes, sir. Kung ikaw ay magiging isang magulang, exactly, sa paanong paraan mo papalaki ng iyong anak? Paano nga ba? Paano nga ba? Simple lamang po. Ipapakita ko po sa inyo kung sino ako. Sino ako bilang isang lalaki pero pusong babae? Sino po ba ako? Nalilait, kinutsa at nilait ng mga karamihan. Sinasabi nila na wala akong kwenta pero isa lamang po masasabi ko sa anak ko. Anak, kahit lalaki ako, pusong babae, nilikha kita, naging anak kita. Pero tanggapin mo ang bawat panlalait at pangungutsa ng mga tao na dito ka, nakatayo ka. Ipakita mo kung sino at ano ka. At iparamdam mo sa lahat ng tao na kahit pangit ka, you are always good to prove that you are always the very poor, beautiful, created by God. Na kahit anuman po ang gawin sa'yo, maging matatag ka. Mahalin mo, tanggapin mo, sasabihin sa'yo. Dahil tandaan mo, always believe in yourself. Sabi nga sa kanta, WWDWP, we don't die, but we multiply. Mamahalin kita kung ano at sino ka. Basta tanggapin mo rin ako bilang ako at bilang sino ako nung lumigyan sa'yo. Anak, lagi mong tatandaan na minahal kita bilang aki, bilang ikaw. At tandaan mo, kahit baklaman ako, meron po akong ginawang mabuti sa mundong gumiyabaw. Yun lamang po at maraming salamat. Okay.